Alleluia, il bandiwa ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya hindi na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pambabapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakaponong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika niya. Ngunit, tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita sa magsisit humalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng puon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas,
ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay napapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mula kahapon, ipinaalala po sa atin kung ano ang magpapaalala sa atin sa tuwing nakikita natin si Kristo na sa ating pong mga pagdiriwang. Dito sa simbahan ng Quiapo, may kita mo si Kristong pasan ng krus. Meron ding si Kristong nakapako sa krus. Merong Kristong muling nabuhay. At lalo tigit, meron tayong Kristo na pinagpipirapiraso sa banal na pagdiriwang, nagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po kahapon, no? Dahil sa pag-ibig ng Diyos o pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak. At ngayon naman, ang nagsasalita, no, ang ipinapakilala sa atin, ang anak
ipinapakilala ang kanyang Ama. Kung gaano kalalim ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Yung mga bagay na ginagawa ng anak ang nagpapatunay ng katapatan at pag-ibig ng Diyos sa tao. Kung kaya, no, dito yung umaabot, no, sa punto na sinabing ipinagkaloob ng Ama ang lahat ng kapangyarihan o pamahalaan sa anak. Kaya't ang sinumang nananalig, tumatalima sa anak, magkakaroon ng buhay. Yung ayaw maniwala, hindi kawalan sa anak yung hindi mo siya paniwalaan. Malaking bagay po at napakahalaga sa buhay ng tao na tinatanggap natin si Kristo bilang anak ng Diyos. Ito yung foundation, no, ng ating pong pananampalataya. Ito ang magiging daan ng ating kaligtasan. Kung na-establish o talagang ipinapakilala sa atin yung ugnayan ni Jesus sa kanyang Ama at yung Ama sa kanyang Anak, marahil magandang mapagnilayan, no, sa atin din yung ugnayan natin sa Anak. Gaano po tayo tumatalima sa mga aral at turo ni Jesus? Muli, no, ulitin ko po. Pag tumatalima ka sa Anak, ang poong Jesus sa Sareno, tumatalima ka na sa Diyos o sa Diyos Ama. Okay po? Kaya tayo ngayon na lagi naman nagsisimba, laging nakakapakinig ng mga salita mismo ni Jesus sa banal na aklat, no, sa Biblia, kamusta ang atin pong ugnayan sa Anak? Paano ba natin na ipapakilala rin yung ating relasyon sa Anak? Kasi yung ating pong pamumuhay, the way tayong magsalita, the way tayong kumilos, na nakikita at naririnig ng mga tao, yan din yung magpapakilala ng atin pong sinasabing, ay, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, isang deboto ng poong Nazareno. So, yung mga tao ba talagang kumbinsido o napapaisip na tama ba? Magkatugma ba yung sinasabi ni Jesus, yung ipinapangaral ni Jesus sa mga ginagawa at sinasabi din natin? Maganda pong paanyaya ito para mapagnilayan natin. Ano ba ang natututunan natin sa mga pangaral ni Jesus? Na yung natututunan natin, nakikita sa uri ng ating pamumuhay, ng ating pong ginagawa. Nakikita sa mga kaopisina mo, nakikita ka lalo tigit ng pamilya mo, ng anak mo, ng kung sino mang kasama mo sa bahay. Yan ba yung aral na natutunan mo kay Jesus? Kaya mo bang maipagmalaki? At pwede bang maipagmalaki mo sa ibang tao na ito ang aral na natutunan ko kay Jesus, na sinisikap mong isabuhay bilang pagpaparangal sa kanyang katapatan naman sa atin. Pagpaparangal sa kanya. So, paano ba? Hindi tayo pwede kasing maiwan lang sa dasal lang ng dasal at yung laman ng ating dasal, puro lang naman paghingi. Pengi ako ng pera, pengi ako ng trabaho, pengi ako ng karelasyon, pengi ako ng kagalingan laban sa sakit o mula sa sakit. Pero yung mga aral ni Jesus, dead man naman sa atin.
Nawa po, no, sa mga pagdiriwang natin ng banal na misa, lagi rin po nagkakaloob ang Diyos ng biyaya ng Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng lakas na magawa natin, hindi lang sa salita, lalo't tigit sa ating mga gawa, ang ating pong pagkilala sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sana mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mag-aalay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalo ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Kristo ay inihain na maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na
Damasco, maamong pupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Magsiupo muna po ang lahat.